What's up? What's up? Well, dahil nagkaroon ng ECQ, balik ulit sa ECQ, bumalik. So sa ngayon, oo, nakalabas tayo dahil medyo nagluluwag na. Ay, ang hirap gumawa ng content. Lalo na kung nakaupo ka lang, no? Minsan, pag nasa bahay ako, iniisip ko yung mga content na gusto kong gawin. Pero hindi ko magawa eh. Kasi parang mas komportable ako ng ganito nung feeling ko lang, ha, hindi ko sure, depende na sa nanonood din naman yan. Feeling ko lang mas maganda yung nagagawa ko kapag ganito, motovlog style, hindi yung mga sit down style vlog. Para sa akin lang naman, pero still nasa mga viewers pa rin naman kung na-enjoy nila yung mga videos natin habang nakaupo. Well, good. Salamat po, pero mga hindi, pasensya po. Well, ngayon, dahil malapit na tayo mag 3,000, konting-konti na lang, mga idol, gusto ko lang bigyan muna ng konting inspiration yung mga nagsisimula din. Same as me, I consider myself na nagsisimula pa lang din. Kahit na alam ko sa sarili ko na matagal na akong nagbo-vlog, ano, nagbo-moto-vlog. I guess, mga ilang taon na rin, tatlo. Magtatatlo ngayong taon, if I'm not mistaken. Medyo makakalimutin talaga tayo. Ikot lang tayo dito sa pande. Konting kwentuhan lang, mga idol. Iba dito sa mga masasabi ko, base sa experience ko, at pwedeng gawin ng iba, at pwedeng hindi. Kung sabihin natin na meron man ako na experience na hindi maganda, habang nagbo-vlog tayo ay sasabihin ko para sa inyo din na maiwasan niyo yung mga ganung bagay, di ba? This is going to Pandento, yung kabila, papuntang Pulilan, diretso. Ayos, maganda na tong ano, kalsada rito. Dati ayoko talagang daanan to dati dahil na sobrang lubak-lubak ng kalsada na to. Pero ito ngayon, daanan ko, ganda na pala, no? Maayos na pala yung kalsada rito. Yan, mapapansin nyo, mataas. Mataas to dahil kinaasan na siya. Yung mga bahay, malalim. Bababa ng mga bubong nila, no? Well, anyway, simulan natin. Ito, hindi nga ako nagkakamali. Nagsimula ako 2018 talaga. Pero yung channel ko, matagal ko na nagawa to. Kung ano-ano na pinagagawa ko sa channel na to. Dati nag-vlog pa ako tungkol sa photography dahil mahilig tayong picture-picture nun. Then naisip ko nun, mahirap eh kasi kailangan ng funds talaga. Kailangan ng budget para sa mga camera. Although meron naman akong ginagamit nun, pero isa lang yun. And then after nun, nagbanda rin po ako. Yung mga banda, yung mga videos ko na sa banda ay ina-upload ko rin dito on the same channel, pero naka-unlisted na sila. Ngayon din yung makikita yung iba. Pero may iba kong mga pinopost yung video ko ng mga concert. Naka-live pa rin yun kasi sayang ang views dun eh. For the views nga daw, sabi nga ni J-Mac. And then, ayan, 2018, nagsimula na tayong mag-moto-vlog dahil kay J-Mac. Siguro ilang subscribers pa lang siya nun. Pero halos nasa 20 plus na yun eh. Ano na, 20,000 plus subscribers na si J-Mac, no, na simulan kong manood sa kanya. And until now, syempre, pinapanood pa rin natin, sinusuportahan natin siya. Doon ko naman nakakilala yung, ano, yung motovloggers page. Pinakaunang motovloggers group na nakilala ko dito sa Pilipinas. At doon, group siya ni J-Mac. Dahil inidolo ko si J-Mac, no, nakilala ko si J-Mac. At saka si Gene Wan, dahil dala-dala na ni J-Mac ang pangalan ni Gene Wan nun eh. Gene Wan ZX. So, shout out to those persons. Hanggang ngayon, no, supportahan ko pa rin yung dalawa yun dahil siyempre sa kanila ako natuto eh. Sa kanila ako na-inspire gumawa ng mga motovlog. Kahit na pucho-pucho lang yun. Nalala ko pa no, may requirement sila na at least 5 motovlogs naka-public sa YouTube. Sarap pong mahangin eh, no?
Then doon ako nasali, doon ko nakilala si Polarides, Weekend Rider, Gakimoto, Smash Adventure, andun na rin si Road Game, marami pa. Nung nagsisimula ako nun sa Motovloggers PH, talagang parang sila Polarides yung naging tropa ko doon. Polarides, si Weekend Rider, ang initiation pa nila noon is sasama kami sa isang ride papuntang Jarrell's Peak. Imagine, ang gamit ko si ano lang, sa Jello. So konti pa yung konting-konti pa yung kaalaman ko noon sa motor. So sinaba ko sa Jello doon, so uphill and downhill. So pagka uphill talaga sobrang hirap si Jello eh. So hindi ko alam kung anong siset ko eh. Pulis! Doon sa meetup na rin na yun, doon ko unang talagang na-meet personally si J-Mac. At birthday pa niya noon that time. By the way, kasama rin pala namin si ano noon, si Jim Garcia, na kasabay ko noon sa Motovloggers PH. Shoutout kay Jim Garcia. So hanggang kaya nagbablog pa rin naman kami dalawa. Check ko rin yung channel ni Jim Garcia. Siyempre yung iba pang channel ni Polarides, alam ko kilala niyo na siya. Tsaka si Weekend Rider. At yung iba pong nabanggit ko kanina, no? Noon na-meet ko si J-Mac noon, talagang pinaka-unang-unang sinabi o yung payo niya sa akin noon is ayusin ko yung audio. Kasi wala pa akong kaalam-alam dati noon. Talagang pambasura yung audio ko noon. Kasi pagka hindi ka naka-headset, hindi mo maiintindihan. Simula noon, doon na ako nagsimula na i-adjust yung ano ko, no, yung setup ko. So ang ginawa ko, since wala pa tayong budget syempre, ang meron lang ako is yung headset at yung cellphone. So sa cellphone ako talaga nagre-record ng audio ko dati. So nakabukod yung audio or yung video sa audio. Kaya yung ganung setup ko is parang ano lang eh, pang ilang oras lang dahil napakaliit ng memory ko dati sa cellphone. Sobrang liit ng storage natin. Well sis, ilan pa lang yung mga group ng vloggers noon, yung mga group ng motovloggers sa Facebook. Ngayon kasi napakadami na kung saan-saan na eh, no? Yung community ng motovloggers talagang pakakunti nun dahil kukunti lang yung mga motovloggers nun that time. Pag nag-upload ako, hayaan ko lang siya magkaroon ng views. Organically, nagkakaroon naman siya, pasampu-sampu, 20, ganyan. Pero yung subscribers ko talagang mabagal. Hindi ko na inintindi kasi nung patagal ng patagal, gawa lang tayo ng gawa ng mga videos, gawa lang tayo ng gawa ng content. Na-enjoy ko lang eh. Na-enjoy ko na lang din. Ayun nga, parang naging routine ko na lang sa sarili ko yung paggawa ng content. So every week halos talaga, wala akong palya, halos weekly meron tayo. Dahil isa rin sa mga tinandaan ko na payo ni J-Mac nun, pero hindi naman siya personally, sa vlog niya sinabi niya na talagang consistency ang sagot. So yan ang ginawa ko. So kahit meron akong trabaho, meron tayong full time na work, talagang sinisingit ko yung pag-motovlog. Sinisingit ko magkaroon ng content, na kahit anong content na magawa ko. Di ko alam kung may manonood nun. Hanggang sa nagkaroon tayo ng konting budget, and then na-monetize tayo. Kasi syempre sa pag-monetize, di naman agad-agad yan eh. Marami ngayon na motovloggers, mga nagsisimula, na masaya syempre. Oo, masaya nga naman na pagka-monetize ka na. Pero sa totoo lang, kapag ka na-monetize ka na, diyan pa lang po magsisimula yung hard work mo. Kung talagang gusto mong magkaroon ng pera sa YouTube, ano, diyan pa lang magsisimula yan. Para sa mga iba na nakakilala sa akin sa FB, siguro hindi nyo mapapansin na magpo-post ako na kukomment ako ng nadikitan na kita, hintayin ko na lang pagbabalik mo. May mga ganun bagay, hindi ko kasi siya nagawa. Hindi ko siya ginagawa, to be honest. Or yung parang sabi natin na sub to sub. So ayun, nagpo-post ako ng mga videos ko sa Facebook, sa mga groups, Facebook. Hindi ako nagpapa-sub to sub. Kasi marami na akong nakita na ganun. Nagpa-sub to sub, pero hindi naman talaga nagkakaroon ng ng viewers eh. May subscribers ka, pero wala akong viewers. Marami na akong nakitang ganyan sa iba. So syempre, sa akin, bakit ko gagayahin yung maling ginawa nung iba? Eh kung mali nga siya. Yun lang yun eh. Parang, for example, yung tropa mo, sinabi,
Uy, napaso ko sa Tambucho, subukan mo. Ikaw ba, susubukan mo kasi napaso siya? Para malaman na mainit yung Tambucho. Diba hindi? Kasi, bakit mo susubukan kung yung propa mo nga eh, napaso na? Siguro enough na yung nakita mo yung iba na nangyari sa kanila para matuto ka eh. Hindi mo kailangan na matuto sa sarili mo. Ang kailangan mo na matuto sa ibang tao. At tulad ng ginagawa ko ngayon, maaaring eto, positive to sa iba or pwedeng negative din sa iba. And katulad ng ginawa ko, natuto ako sa ibang tao. Natuto ako kay J-Mac. Natuto ako kay Polarides, kay Weekend Rider. So ngayon ako, hindi ko masasabing nakuha ko sa tiyaga yung subscribers natin ano. Dahil siguro yung pag-upload, yan, nakuha ko sa tiyaga yan. Sa pag-iisip ng content, nakuha ko sa tiyaga. Pero yung subscribers, hindi yan eh. Hindi naman pinagtiyagaan yan eh. Pagtiyagaan mo yung content mo. Wow! Ay, sumobra. Dapat na yun. Bal na. Yan, para sa'yo, para sa mga nagsisimula, huwag nyo isipin yung subscribers nyo o yung magiging subscribers nyo. Isipin nyo yung gagawin yung content. Isipin nyo yung mga videos nyo. Isipin nyo lang kung ano yung i-upload nyo. Yun lang. Kapag natapos mo isang video, panoorin mo muna. Kung sa tingin mo, sarili mo, nag-enjoy ka, di maganda, di ba? Hindi mo kailangan i-revise pa. Pero, kung ikaw mismo, naburingan ka dun sa video mo, baka may kailangan ayusin. Ako mismo, kini-criticize ko yung video na ginagawa ko. Tinitignan ko kung okay ba siya, kung... curve yun ah. Okay ba siya? Kapanood-panood ba? Kasi minsan, sa sarili mo rin, mararamdaman mo na parang ang boring. Katulad ko, kung kailangan ayusin yung audio, hindi, ayusin mo na. Para sa mga bago, para sa mga nagsisimula, para sa mga gusto na mag-motovlog, dahil isa ang motovlog sa pinakamadaling genre sa pag-motovlog o sa pag-vlog. Dahil kung nagmumotor ka, may helmet ka na, camera na lang yan. And then syempre, konting ayos sa audio, and then you're good to go, content na lang. Sana nakatulong tayo ng kahit konti ano. That's it for now. If you like this video, please do like this video, share, and subscribe. Till next episode, maraming salamat sa mga subscribers natin. Sa halos magti 3,000 na, so sana makaabot tayo agad. See ya!